What's up? Kamusta mga bok? This is Bok Time. At welcome back para sa panibagong video. Ang pahayag ni Freddie Roach at ni Pacquiao. Pag-usapan natin yan mga bok. Pero bago ang lahat mga bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga bok? Pag-uusapan natin ngayon ang naging pahayag ni Pacquiao kay Spence at ang pahayag ni Coach Freddie Roach kay Pacman. Matapos makarating noong isang araw si Manny Pacquiao kasama ng kanyang buong team sa US, ay agad nilang inumpisahan ang training kahapon bilang paghahanda sa matinding training camp ni Pacman na gagawin sa wildcard gym kasama ang world famous na coach na si Freddie Roach. Nag-warm up muna ang ating pambansang Kamao ng isang 5-mile morning run at 1,000 sit-ups bago pumunta sa wildcard gym kung saan naroon si Coach Freddie Roach. Matapos nga po ang halos dalawang taong hindi nagkita ang dalawa, ay nagsama ulit ang dalawa sa training upang paghandaan ang napapalapit na laban ni Pacman kontra kay Errol Spence Jr. ngayon darating na August 21. Nagbigay nga po ng pahayag si Coach Freddie patungkol kay Pacman at sinabi nitong napabilib daw siya sa magandang kondisyon ni Pambansang Kamao dahil kahit lumipas na ang ilang taon ay ramdam niya pa din ang lakas at bilis ni Manny Pacquiao. He was incredibly sharp for his first day, he hit hard with a good power. After all these years, I'm still amazed at the great condition he's in when he comes to training camp. Napabilib din daw si Freddie sa angking tagline na lakas at stamina ni Pacman dahil kahit may jet lag pa dahil sa mahabang biyahe ay pagkarating na pagkarating daw ni Pacman sa wildcard gym ay ibinigay ni Pacman ang kanyang buong araw sa meat pad sessions, speed bag at shadow boxing. Sabi pa ni Freddie ay kung ganito na daw kalakas ang stamina at suntok ni Pacman gayong ito ay may jet lag, paano na raw kaya kung nasa mas maayos ang kondisyon? Baka kailanganin na daw niya ang mas makapal na padding sa kanyang meat pad para sa kanilang mga susunod na ensayo. Dagdag pa ni Coach Freddie, ang pinaka the best daw dito ay nang inangat daw ni Pacman ang kanyang t-shirt para ipakita ang kanyang six-pack, sabay sabing, "Freddie, I'm still here." So minimaintain daw ito ng ating pambansang Kamao sa pamamagitan ng 1,000 sit-ups kada araw bago matapos ang training bilang paghahanda sa matinding signature move na body shot ni Errol Spence. Napabilib din daw siya nang makita niya ang hubog ng katawan ng ating pambansang Kamao dahil kahit nasa edad 42 na ito ay kitang kita pa din sa katawan ni Pacman ang magandang kondisyon kung saan ito ay parang hindi daw tumatanda. Nagbigay din ng pahayag si Pacman patungkol naman sa katunggali niya na si Errol Spence kung saan sinabi nito na magiging sobrang hirap daw na kalaban si Spence para sa kanya. Sinabi pa ni Pacman baka marahil ito na daw ang pinakamagiging mahirap na laban ng ating pambansang Kamao sa kanyang boxing career. "Spence is a very difficult fight for me. Perhaps the most difficult fight in my career." Hindi kasi daw dapat maging kampante si Pacman dahil bukod sa mas matangkad at mas bata si Spence sa kanya, ay nagtataglay din daw ng malakas at matibay na pangangatawan si Errol Spence kung saan ito ang kanyang pundasyon upang maisagawa ang matinding body shot. Dagdag pa ni Pacman ay halos buong karir niya daw sa boxing ay naging underdog daw siya sa laban, hindi lang sa boxing kundi sa buong buhay niya, kaya naman sanay na daw siya doon at ito daw ang dahilan kung bakit puspusan ang kanyang pag-iinsayo. Nai-inspire din daw si Pacman sa kanyang mga kababayan na walang sawang sumusuporta at nagdadasal para sa kanya, kaya ito daw ang nagbibigay ng matinding motibasyon sa ating 8th Division World Champion Manny Pacquiao upang pag-igihan pa ang pag-iensayo bilang paghahanda sa laban kontra sa undefeated unified welterweight champion na si Errol Spence Jr. Mga balitang boxing, basta kay Bok Time, Bok Time, laging sport time.